Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Naging normal ang umaga. Naligo muna si Annika bago nakitulong sa paghahanda ng almusal. Napansin niya di kalayuan si Lucy na nag-iinsayo kasama ang mga kabaro nito. Ngayong araw magkakaroon sila ng physical check-up at bakuna sa mga katutubo. Siya ang naatasan sa mga bata at teenagers. Si Vincent naman ay sa mga adults na siyang pinakamarami at si Daxi naman sa mga nakakatanda. Ang unang batang titingnan niya ay takot sa kanya. Halika, hindi naman masakit to eh. Numiti siya sa bata hanggang sa kusa nga itong lumapit sa kanya. Nang tinitingnan niya ang heartbeat nito ay lumayo ito sa kanya. Pakikinggan ko lang ang pintig ng puso mo. Iniligay niya sa tenga nito ang puno ng stethoscope at ipinatong ang dulo niyon sa dibdib niya. May naririnig ka ba? Tumango ang bata bago ngumiti sa kanya. Nang ibalik na niya sa kanya ang stethoscope ay hinayaan na niya itong makuna ng heartbeat. The vaccine were struggle at hindi maiwasang may batang umiiyak. Binibigyan niya ang mga ito ng candy para kahit papaano ay maibsan ang sakit dulot ng pagkabakuna. Doc, kain ka muna. Ginitian lang niya ang nurse at sinabing susunod na. Inaayos na niya ang mga gamit niya at ang mga gagamitin pa niya mamaya nang makita niya ang paglapag ng isang plato sa mesa niya. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Napatangaling siya kay Vincent nang ilapag nito ang plato sa mesa niya. Bago pa siya makapagsalita ay nakaalis na ito. Nang tingnan niya ang pagkain niya ay tama lang ang rami niyon. May kasama rin itong tubig at juice. Ngingiti-ngiti naman ang ibang nurse sa kanya. Tahimik siyang kumakain bago nagpatuloy sa pag-aasikaso ng mga bata. Maaga naman sila nakapagpahinga at nagmuni-muni na lang sa gabi. Napakaganda ng baryo sa gabi. Malinis ang kalangitan at kitang-kita ang mga bituin. Sariwa rin ang hangin kaya napakasarap na umupo lang sa tabi at enjoy ang tanawin. Naalala niya ang kanilang probinsya. Nang magtrabaho siya sa Baguio, ay mas na-realize niya kung gaano kaganda ang probinsyang kinalakhan niya. Gusto niyang bumalik para bisitahin ang pinsan niya. Plano niyang pumunta roon pagkabalik niya sa Baguio. Gusto niya makausap muli ang tiyahin niya para makapagpasalamat uli dito. Hindi niyo po bababawiin si Doc Vincent, Doc Annika? Grabe oh, kumakadikit eh. Ayaw naman sa kanya ni Doc. Tinignan niya ang sinasabi ng nurse. Totoo nga laging nakadikit si Daxin kay Vincent. Alam niyang hindi komportable si Vincent sa sitwasyon. Hindi naman niya masasabi na ini-enjoy nito ang atensyon dahil halata namang umiiwas ito sa babaeng doktor. Tumayo siya at pinagpag ang damit niya. Pupunta muna ako sa lawa. May maliit na talon sa baryo na iyon na napakaganda, lalo na kapag gabi. Hindi naman nakakatakot pumunta roon kapag gabi na dahil mababait ang taga roon at tulad ng sabi ng matatanda. Nakakapagpagaling ang mga magagandang tanawin doon na hindi nagagawa ng mga medisina. May swing sa isang puno at doon siya umupo. Isa ito sa mga habol niya sa medical mission. May mga pagkakataon siyang makawala sa magulo na mundo. Nang makarinig siya ng kaluskos ay marahan siyang napalingon sa likod niya. Napatigil naman si Vincent na makita siya. I'm sorry, hindi ko alam na nandito ka. Okay lang. Bumalik na siya sa pagkakaupo sa swing at dahan-dahang idinuyan iyon. Umupo si Vincent sa tabi ng isang malaking bato at tumingin sa tahimik na lawa sa harapan nila. Ilang minutong walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Tila nagpapakiramdaman. Kumusta ka na? Tanong ni Vincent. Miserable, may kulang, yun ang gusto niyang sabihin. Okay lang, nai-enjoy ko naman ang unang araw dito. It's a nice place, parang iyong probinsya natin.
Hindi ko alam na sumasali ka sa mga medical mission. It is a first. Lagi kasing full ang schedule ko sa ospital. Nakiusap pa nga ako para payagan nila ako. Ganun ka talaga nila kakailangan. Ang galing mo talaga sa ginagawa mo. Sinamaan niya ito ng tingin at ngumiti ng totoo. Marami pa akong dapat matutunan, sabi ni Dad. Nung sa katulad niyang edad ko, nangangapa pa siya kaya masaya na ako at nasasanay na ako sa ginagawa ko. Ganun ba kadaling magtrabaho sa ospital? Masaya? Nagkibit-balikat naman si Vincent. At times, ito yung pangarap ko noon pa. Ikaw, masaya ba sa klinik ng club? Nakangiti siya habang umiiling dito. Mas amusing siya kaysa fun. Parang hindi ganun kaseryoso. Kukuha ka na ba ng residency? Or may specialization ka na bang iniisip? Tumango naman siya. Gusto kong maging family doctor. Ngumiti naman siya. Bagay sa'yo, I'm sure. Mag-i-enjoy ka. I always thought I wanted to become a cardiologist. It's just that. Siguro hindi iyon para sa akin. At the end of the day, kung gusto mo ang specialization mo, it will come naturally to you. Mananatili ka pa ba sa club? Ngumiti siya ng malungkot. I think it's time for me to move. It's a paradise, I know. Nangarap din ako doong magtrabaho. I don't know. I'm still thinking about it. Umaasa ako na ma-realize ko after this medical mission. Tumango naman si Vincent. Muli ay namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Ito uli ang bumasag niyon. Okay lang ba na nandito ako? Doktor tayong dalawa, Vincent. We need as much as hands we can. Saka dapat isang tabi ko ang mga personal na bagay sa mga ganitong pagkakataon. Andito tayo para makatulong, Vincent. Tama ka. Tumayo na ito. I'm going back now. Tumayo na rin si Annika. Sabay na tayo? Magkasabay na silang bumalik sa tuluyan nila at mukhang naghahanda na ang mga taong magpahinga. Naglinis muna siya at tumuloy na sa tulugan nila. Good night. Ngumiti siya kay Vincent. Good night. Boyfriend po ba si Vincent? Parang nagpagting ang tainga niya sa narinig. Nagpapatuyo siya ng buhok nang lapitan siya ni Daxin na maliligo pa lamang. Hindi, kumpiyansa niyang sagot dito. Kung ganoon, pwede bang layuan mo siya? Wala akong maalala na lumalapit ako sa kanya. Siya nga ang lumalapit sa akin, oh. Nakita ko kayong dalawa last night. Siguro sinundan mo siya sa may lawa, ano? Itinaas niya ang kamay. You know what? You can have him all you want. Pero huwag mong sasabihing layuan ko siya kung siya mismo ang lumalapit sa akin. Saka doktor ka. Pumunta ka rito para maging doktor. Kung hahaluan mo rin lang ng mga personal issues mo, please lang, antayin mo sanang makabalik tayo sa syudad. Bago pa ito sumagot ay tinalikuran na niya ito. Hindi niya ito kailangan. O bakit parang bad trip ka? Nalingon na naman niya si Lucy na palapit sa kanya. May nasalubong lang akong asungot. Natawa naman ito. Hayaan mo na. Hindi naman siya pinapansin ni Doc Vincent. Kaya napangiti naman siya. Masaya na kahit hindi niya nakikita si Vincent ay iniiwasan ito ang asungot na dikit ng dikit dito. So aakyat pala tayo ngayon ng bundok. May mga katutubo kasi sa bundok na hindi makakababa rito. Overnight lang naman tayo. 4 oras ang pag-akyat, mga 3 naman pababa. Hindi naman nabago sa kanya ang pag-akyat sa bundok. Maraming bundok ang pwedeng akyatin sa Baguio at ibang munisipalidad ng Benguet. Kaya naman hindi siya mahihirapan sa pag-akyat. Okay, hinanda na nila ang mga kagamitan nila at isang nurse ang kasama nila. Nalaman niyang magsasama rin ang isang kasama si Lucy. Sa una ay maayos pero dahil may matatarik na tiriles ay mas humirap iyon. Kailangan nilang tumigil dahil na rin kay Daxine at sa nurse na kasama nila. At nalaman nila ito ang kauna-unahan nilang pag-akyat sa matataas na bundok kaya nahihirapan ang mga ito. Vincent was gentleman dahil inaalalayan siya at ang mga kasama nila paakyat. Tudukilig naman si Daxine tuwing ito naman ang tinutulungan ni Vincent. Napapailing na lamang siya rito. After 5 hours,
nakarating sila sa tribo na aabutan nila ng tulong. The view was magnificent. Malamig ang hangin sa itaas kaya naman tuwang-tuwa siya. Kinagabihan tatlong tent lang ang naidala at na-set up nila. Kasama ni Lucy sa isang tent ang sundalong kasama nito. Hinila naman ng nurse si Daxine para samahan ito sa tent at hindi na ito nakatanggi dahil nakaharap silang lahat. Kinindata naman siya ng nurse at alam niyang plano ito noon. Sana okay lang na mag-share ka doon sa tent na kasama ako. Tumango naman siya. Okay lang naman. After their dinner, pumunta na sila sa kanikanilang mga tent. Nakatihaya siya at ganoon din si Vincent. Ito ang una muli silang magkasama na ganito ka-close. Nag-enjoy ako sa paglalakad. Ako rin. Hindi ko alam na hiker ka pala. I hike sometimes para sa kalusugan. Saka yung malapit lang, hindi naman ako dumadayo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pag-asang ang kanyang pagod na katawan ay makatulog na mabilis. Alam ni Annika ang katawan ni Vincent na ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Bahagya niyang naaamoy ang natural na amoy nito. Nang marinig niya ang patag na paghinga nito, ay binuksan niya ang mga mata niya at tiningnan ito. Humarap siya rito at tiningnan ito. Gusto kong malaman ang sagot, Vincent. Kung bakit mo ba ako ipinagpalit noon? Nang magising siya, nakakumot sa kanya ang kumot ni Vincent. He's nowhere to be found in the tent. Nang tingnan niya ang relo ay alas 5 pa lang ng umaga. Nasaan kaya ito? Nang lumabas siya sa tent ay nakita niya itong nakatunghay sa tanawin. He was watching the sunrise. Ang aga mong magising ah. He glanced at her at nagulat pa ito nang gising na siya. I wanted to watch the sunrise. Tiningnan niya rin ang tinitingnan nito. Palabas na nga ang haring araw. Ang ganda, bulong niya. Gusto ko itong pinapanood. Wika naman ni Vincent. Nanatili silang nakatayo hanggang sa tuluyan na ngang sumikat ang araw. Nagising na rin ang mga kasama nila. They had breakfast at naghanda na silang bumaba ulit sa baryo. Nagpasalamat sila sa mga katutubo. May mga pinabaon pa ang mga ito na damit sa kanila para maalala nila. Mas madali na lamang ang pagbaba sa baryo. Kaunti lang naman ang dala nila, kaya hindi na sila gaanong nahihirapan. Ouch! Ouch! Ang sakit! Napalingon sila kay Daxine na umiiyak na sa sakit. Mukhang na-sprain ito. Tiningnan ni Lucy si Vincent. Kailangan mo siyang buhatin pababa. Baka lumala ang injury niya kung ilalakad niya pa. Tumingin naman sa kanya si Vincent. Tama si Lucy. Mas mabuting buhatin mo siya para hindi na lumala ang kanyang injury. At ganoon nga parang ngiting tagumpay naman ang asungot dahil pabuhat-buhat pa ito ni Vincent hanggang sa makababa sila. Ay, 1 point sa kanya, Doc. Bulong naman ang nurse sa kanya. For the rest of the week and months tila, ginawa silang libangan ng mga nurse at sundalo. So far naman, siya ang leading lady. Sa bilangan ng mga ito, at sa lahat ng iyon ay si Vincent ang lumalapit talaga sa kanya. Every night whenever she sits on the swing by the lake, he will join her. They would talk on anything under the sun. Mas magaan na ang pakiramdam niya rito at wala ng tensyon. Tila ba pumalik noong 12 years old siya, noong wala pa silang pinoproblema ni Vincent, noong magkaibigan lang sila. Isang hapon habang nagliligpit sila ng gamit, nakarinig sila ng isang putok ng baril. Sinalakay ng kaba ang dibdib niya at agad na hinanap si Lucy. Narinig niya ang utos nito sa mga kasamahan at ang paghingi nito ng tulong. Nakita niya nagtago ang mga katutubo. Naririnig niya ang mga balita tungkol sa pakikibaka ng mga sundalo sa mga rebelde. Pero hindi niya inaasahan na masasaksihan niya ito. Napatingin siya sa isang batang umiiyak hawak ang paa nito. Nilapitan niya agad ito at napag-alaman niyang nadaplisan ito ng bala. Annika, namalayan na lang niya na ginawa ni Vincent na panangga ang katawan nito para protektahan siya. Hindi nagtagal ay nagkulay pula ang damit nito sa bandang balikat. Dalhin mo sila sa ligtas na lugar, Annika. Mabilis, narinig niya ang sabi ni Lucy. Malamang sa adrenaline niya ang nagpakilos sa kanya. Binuhat niya ang bata at inilalayan naman niya si Vincent. Nang makasilong sila, sa kanya lang na-realize na
hindi lang isa ang tama ni Vincent. Meron pa itong dalawa sa tagiliran. Tinapik niya ang pisngi nito. Vincent! Unti-unti na itong nawawala ng lakas. Kailangan niyang maoperahan ito at ang bata. Pinunit niya ang t-shirt niya para itali sa sugat ng bata. Pinunit naman niya ang t-shirt ni Vincent para may maipantakip sa sugat nito sa tagiliran. Baka maubusan ito ng dugo. Mahal kita, Annika. Narinig niyang bulong ni Vincent. Vincent, gumising ka. Huwag mo akong iwan, please. Gumising ka. Nanatiling nakapikit ang mga mata nito. At ang tanging nagawa niya ay suriin ang humihina nitong pulso. Pakiusap. Huwag mo akong iwan, Vincent. Hindi na malaman ni Annika ang gagawin. Umiiyak ang bata habang tuloy pa rin ang barilan sa labas. Nag-aalala din siya para kay Lucy at sa mga kasama nito. Vincent was still unconscious. Mahina na rin ang pulso nito. Kailangan niyang pigilan ang pagdurugo ng mga sugat nito. Kailangan niya madala ito sa facility clinic. Kung noon ay pinagtataka niya na tila reinforced na pagkakagawa nito. Ngayon ay alam na niya, it was for the circumstances. Kailangan na nilang makarating doon. Nilingon niya ang bata na pumapalahaw pa rin ng iyak. Kailangan nating makatawid sa kabila para magamot natin ang sugat ninyo. She had to take her chances. Bibilisan natin ang takbo, okay? Tumango lang ang bata ng marahan habang umiiyak. Binuhat niya ang bata sa kanyang mga bisig at tumakbo na parang tumatakbo para sa kanyang buhay. In a matter of second, ay naiwan niya ang bata sa loob ng surgery room. Nakakalungkot na ang ilan sa mga nurse ay ipinadala sa bayan upang mangalap ng ilang supply. Magtago ka muna dito, babalik ako kaagad. Huwag kang lalabas ha. Tumango lang ang bata sa kanya. Pinunasan niya ang mga luha nito. She was also crying. Naag-aalala siya kay Vincent. Nang makabalik siya kung nasaan si Vincent, ay kailangan niyang gisingin ito. Vincent, we have to move. Please, wake up. Wala pa rin tugon mula sa kanya. Please, please, hayaan mo siyang makaligtas. Pagsusumamo niya, ang isipin pa lang na iiwan na siya ni Vincent, ay ibang sakit ang nararamdaman niya. Iba yung iiwan siya nito dahil lang tapos na ang relasyon nila. Sa iiwan siya nito ng tuluyan, kahit kailan ay hindi na makikita pa. Annika! Tumingala siya at nakita niya si Lucy. Pinagpapawisan ito at may bakas na rin ang dugo sa uniforme nito. It was not her blood, alam niya iyon. Kailangan kong iligtas si Vincent. Tulungan mo ako, please. Tinulungan siya nitong buhatin si Vincent. At the same time, she was on the lockout. Nang mahiga nila si Vincent sa operating table, ay mabilis itong nagpaalam sa kanya. Inilagay nito ang isang baril at walkie-talkie sa kamay niya. Gamitin mo ito kung sakaling makalusot sila sa pintuan. Papunta na ang backup, pero hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila mahahawakan. Keep yourself safe, Annika. Be strong for yourself at para kay Vincent. Nilak niya ang pinto nang makaalis si Lucy. Hinanap niya ang bata at inhiga sa kabilang operating table. Sinigurado niyang nakakunik na kay Vincent ang mga monitoring screen. Mahina pa rin ang pulso nito. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Dahil daplis lang naman ang sugat ng bata, mabilis niyang nilinis iyon at nilagyan ng gasa. Malakas pa rin ang iyak ng bata. Huwag ka nang matakot ha. Ligtas tayo rito. Hindi nila tayo sasaktan dito. Bumaling siya kay Vincent. Kailangan magkaroon ng sapat na dugo upang makalusot sa isang mabilis na operasyon. Mabilis niyang hinanda ang mga kagamitan niya. Handa na siyang tanggalin ang mga bala dito. At hinanda niya ang sarili para makuha na niya ng dugo ang sarili. Habang nakahiga ay nakatingin siya kay Vincent na wala pa rin malay. Nananalangin siya na maging ligtas sila hanggang sa dumating ang backup team. Isang luha ang tumakas sa kanyang mga mata nang maalala niya kung paano siya iniligtas ni Vincent mula sa mga bala. Kung paano niya sinabing mahal siya nito bago ito nawala ng malay. Ganon siya nito kamahal. Hindi niya ito kayang mawala sa kanya. Kung ang Diyos ay kailang gawin ito upang maipaunawa sa kanya na hindi siya mabubuhay kung wala ito. Kung gayon ito ay nanalo.
Hindi niya kayang mawala si Vincent. Handa nitong ipagsapalaran ang buhay nito para sa kanya. Kahit na medyo nahihilo na dahil sa pagkuha ng dugo sa kanya, mabilis siyang inayos iyon para matanggap na ng katawan ni Vincent. Napaupo siya sa sahig dahil nahihilo siya. Ramdam niya ang kanyang panghihina. Naramdaman niyang tumabi at niyakap siya ng bata na ginamot niya kanina. Salamat po, Doc. Iyon ang huling naalala niya bago tuluyang nawala ng malay. Nagising siya sa malalakas na katok sa pintuan. Anika, ako ito si Lucy. Tumayo siya at binuksan ang pintuan. Napayakap siya kay Lucy ng mahigpit at napaiyak. Dumating na ang mga reinforcement. Na-secure naman ang mga katutubo. May ilan sa mga kasamahan ko ang may tama. Anika, right now, you are the only doctor we have. Hindi pwedeng bumalik ang iba, masyadong delikado. Kumalas siya rito at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. May dapless rin ito ng bala sa may braso. Tumango siya. Unahin na lang natin yung mga critical ang kondisyon. Wala kaming dugo rito, pero pwedeng kumuha sa mga kasama mo. Ipaalam mo sa akin kung ano ang mga kailangan mo. Dumango naman siya. Pinalipat niya si Vincent sa sleeping quarters dahil tiyak na kukulangin sila sa espasyo. Apat na sundalo ang naoperahan niya. Buti na lamang at may mga kasamahan ang mga ito na nag-donate ng dugo. Minor stitches lang ang kinailangan ng iba. Ginabi na siya nang matapos. Nang makaupo ay doon lang niya naramdaman ang pagod niya. Inabutan siya ni Lucy ng maiinom nang matapos siya. Job well done, Doc. Kahit kailan hindi ko naiisip na mangyayari ito. Isipin mo ito, Lucy. Maraming taong hindi alam kung ano ang pinagdadaanan natin araw-araw. Minsan, we're lucky na wala kaming kabakbakan. Minsan naman, we have to do our duty in the battlefield. You're a tough woman. Salamat sa iyo at sa mga kasamahan mo. I own you, my life. Tungkulin namin, Doc. Katulad ng sa iyong propesyon. Pareho tayong nagliligtas ng buhay sa magkaibang paraan nga lang. Hindi ka ba natatakot mamatay? Tumingala naman siya. Marami na akong nasaksihan ng mga namatay. Iba nakikiusap na ipaalam kung gaano nila kamahal ang kanilang mga pamilya habang inaantay na mapugto ang hininga nila dahil nagawa nilang gampanan ang kanilang tungkuling maglingkod sa bayan. Ako ba takot mamatay? Oo naman. Maiiwan ko ang pamilya ko. Pero sa tuwing nakasuot ako ng uniform ko, lagi kong iniisip na baka hindi ko na makita ang mundong ito. Bilib ako sa iyo, sa inyo. Ang pag-alis ng mga bata sa iyong katawan at pagpapagaling sa iyong mga sugat ay ang pinakamaliit sa mga bagay na magagawa ko. Napangiti naman si Lucy. We are lucky enough, nandito ka. Kumusta si Vincent? Wala na siya sa panganib ngayon. Mula sa huling pagkakataon na nasuri ko siya. Natakot ka bang mawala siya? Pinalis niya ang mga luha. Sobra. Kahit kailan hindi pa ako natakot sa buong buhay ko. As a doctor, nasaksihan ko na rin ang iba't ibang klaseng mamamatay. Pero iba iyong pakiramdam kapag iyong taong mahal mo iyong pwedeng mawala sa iyo. Natakot ako. I'm a doctor. Paano kung hindi ko siya maligtas? Tinapik ni Lucy ang kamay niya, but you did. At sabi mo nga, ligtas na siya sa kapahamakan. Pero paano kung ligtas na siya, at least ngayon, alam mo na kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya, at masaya ako para sa iyo. Napangiti naman siya. Niyakap niya si Lucy. Mas tumaas ang tingin ko sa inyo. Please keep yourself safe. We will try our best to do that. Anika was doing her rounds among the soldier. Hindi pa rin nakakabalik ang mga nurses dahil nga sinisecure pa ang paligid. Malapit na silang umuwi. Mas maaga iyon dapat na uwi nila. Pero para sa siguradad nila, ay pinababalik na sila. Salamat po, Doc, at hindi niyo kami pinabayaan. Napangiti siya sa mga sundalo. Ito lang po ang maibabalik ko sa pagliligtas ninyo sa amin. Hindi lahat ng doktor ay mapupunta sa posisyon niya ngayon. Lagi niyang huling pinupuntahan ang kinaroroon ni Vincent. He is still unconscious. Pagkatapos ma-check ang vital signs nito, umupo siya sa tabi ng kama nito. Saka lang niya napansin ang paglapit ng isa sa nakakatanda sa tribo. Hindi pa rin siya nagigising.
Okay lang ba yun? Tumango naman siya. Marami pong nawalang dugo at pinsala sa katawan niya. Tinuro niya ang monitor. Nakakatulong din po ang mga ito para malaman kung okay lang siya. Tinapik nito ang kamay niya. Salamat sa pagliligtas mo sa apo ko. Alam mo ba kung gaano ka-importante ang nagawa mo? Umiling naman si Annika. Sa tribo namin ang pinuno ay mahalagang tao. Manggagaling iyon sa pinakamatandang lalaki ng unang pamilya. Ang pamilya namin, ang apo ko na niligtas mo, ang una at tanging lalaki sa unang pamilya na susunod sa ama niya. Masamang pangitain kung may nangyari man sa kanya. Hindi pa kami nawala ng tagapagmana kahit kailan. Napatingin lang siya sa matanda. Habang buhay naming tatanawin na utang na loob iyon sa'yo. Habang buhay ka naming malugod na sasalubungin dito. Ngumiti siya at niyakap ito. Wala pong anuman. Narito po ako para magligtas ng buhay sa kahit na ano pong paraan. Ano ang gusto ng puso mo ngayon? Napatingin naman siya rito. Ano po? Kinuha nito ang kamay niya. Halikan mo ang kamay mo habang iniisip ang nais ng puso mo. She closed her eyes at dinala ang kamay ni Vincent sa mga labi niya. Sana po magising na si Vincent. Pangako ko po kahit na anong mangyari. Mamahalin at aalagaan ko siya. Huwag niyo lang po siyang kunin sa akin. Ilapag mo sa dibdib niya, sa may puso niya. Mararamdaman niya iyon. Ginawa niya ang sinabi ng matanda sa kanya. Biglang dumampi ang malambot na hangin sa kanyang balat. Magpahinga ka na rin. Tinanguan niya ito at umupo sa tabi ni Vincent. Magpagaling ka kaagad ha. Hindi pa rin siya kumikibo. Dahan-dahan siyang humiga sa dibdib nito. Tinakot mo ako. Akala ko mawawala ka na sa akin. Gumising ka na Vincent. Dala na rin siguro ng pagod niya ay nakatulog siya sa ganoong posisyon. She was exhausted. Kaya napahimbing ang tulog niya. She woke up feeling something na may humahaplo sa buhok niya. Dahan-dahan siyang bumangon at natulala nang makitang nagising na si Vincent. May maliit na ngiti sa mga labi nito. Hey! Mahina niyang sabi rito. Hey! Bulong naman ito. Saka lang tumimo sa kanya ang posisyon niya. Bago pa siya makababa ay napigilan na siya nito. Stay! Tunog pagmamakaawa kaysa sa utos. Kinuha nito ang isang kamay niya at kinintalan ito ng halik. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko, Annika. Wika ni Vincent.